Hello, in this video, tuturuan ko kayo paano gumawa ng scrub cap. Ayan, una muna, ang kukunin yung measurement ay ang crown niya. Ito yung crown. Parang 7. Mula dito sa crown, ito yung crown niya. Kukunin natin yung diretsyo niya. Hanggang saan? Bawa hanggang dito. 9. Tapos, kunin nyo yung itong leeg. Mula doon, ito yung pinakahaba ng mula doon sa crown niya. Kunin yung distance niya. Sa kanya is 3. Punasan yung gitna ng mukha niya. Ito. Tandaan nyo lang siya. Mula dito, akyat ka pataas sa crown. Hanggang doon sa crown. Sa bata, ano siya? 3, 4. Kuha tayo ng ng pattern ng scrub cap. Una, kuha muna kayo ng manila paper. 12 by 9. Ayan. Draw a straight line. Ang measurement natin ng crown is 7. Kaya kukunin natin yung kalahati ng 7. Kalahati ng 7 is 3.5. Yung 3.5, kaya lang natin siya. Baba. Tapos lagyan natin ng mark. 7. And ito yung 3.5. Kunin na natin yung measurement na kinuha natin. Yung mula doon sa crown, pababa, inasa likod ng batok. Ang measurement niya is 9. Kung 9 ang measurement niya, yung 4 inches, itapat nyo dito sa gitna. Dito. Tapos, maglagay kayo ng mark. Tapos, ito na yung 9 niya. Mula sa crown, pababa. Ito yung pinakalikod ng ulo. Dahil mayroon tayong measurement dito sa may bandang batok, ang batok ng bata is 3. 3 inches. Kukunin natin yung kalahati niya. Kalahati niya is 1.5. Kaya ilalagay natin dito ang kalahati. 1.5. Then, draw a line. Ito lang. Yan. Dito, sa may pinaka-crown niya, maglabas tayo ng 1. Hindi ito naman din. 1 inch. Yan. Draw a line. Draw a line. Curve na natin. Diretso. Tapos dito. Pababa. Ang mas maganda kung pa-carve siya. Pa-carve. Pa-carve ng manipis. Ayan. Ayan na yung pattern natin ng sa pinakaulo niya. Hatiin nyo lamang siya. Ito na ang magiging pattern ng sa ulo. Yan. Ito na yung ikalawang pattern na gagawin natin sa kanya. Kumuha kayo ng manila paper na ang hati ay nandiyoon. Mahabang manila paper. Dito ang hati niya. Sinukat natin yung forehead, yung pinakanoo ng bata. Ang sukat niya is 4. Susukat kayo ng 4. Ayan, 4. Itong parts na to, susukatin natin. Mula dyan sa gitna, sukatin lang natin siya. Ayan, kulang 6. 5 and 1/3. Mula dito, baba ng 5 and 1/3. 5 and 3/4. 5 and 3/4. Pag na-straight nyo na yan, kasi ito yan eh, ito yung pinaka ano niya, sukat niya. Ayan, papansin mo mo. Yan. Kaya dito siya dudug. Susukatin naman natin to. Ayan, diretso niya lang siya. Ganyan lang. Sukatin niya lang siya. Ayan, dito na tayo. Dito yung nuts niya.
ito naman yung pinaka-tail niya. Pagka mag mahaba tapos ang ganyan lang siya. Ang haba na nilagay ko is 7.5. Ayan ang pattern natin. Siya. Ay, pagkadugtong yan, kaya dapat mahaba yan. Paggupit natin, maglalagay tayo ng allowance na 3 cm. Ay, 1 cm kasi ayan. Kasi wala pa akong balak na itahiin to. Naggagawa lang ako ng pattern ko. Tapos ipapakita ko sa inyo yung pinaka pattern niya. Ayan na. Ito na yung pattern natin. Yung pattern, dinrap ko siya ako ng allowance sa kanya. Makalimutan ako maglagay ng allowance dahil mag-allowance tayo dito na 1 cm. Kaya ako naglagay ng allowance kasi pagkagugupitin niya na siya sa sa tela, kailangan maglalagay kayo ng allowance na 1 cm. Tapos dito, medyo habaan niya siya kasi igaganyan niya siya. Ayan. Pattern natin na mayroong allowance na 1 cm. Ang paano siya tatahiin? Itong diretso na to, hanggang niyo lang siya. Kasi ayan, ito na yung natin, scrub cup na ginawa natin, na sinukat natin sa kanya. Subukan natin. Scrub cup niya. Tapos dito, ibubuhol mo lamang siya dito. Bubuhol niya lang to.